buong mundo. Night ay kapuso. Pairan po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abundan. Maraming salamat. Thank you for coming with us to the show. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Nagagawa po namin ang aming nagagawa dahil po sa inyo. Ang ating mga bisita po ngayong hapon ay tumawid lamang po mula sa The Seed of Love hanggang dito sa ating programa. Please welcome Valerie Concepcion and Mike Tan. Hi, Mike. Maraming salamat. Mabuti naman. Sabi ko nga, Mike, how long have you been in the business? 18 years. 18 years po. First time natin mag-meet. Yes. Pero matagal ko na po kayo napapanood. Maraming salamat, Mike. Thank you. Kumusta naman kayong dalawa? Kumusta ang Seed of Love? We're off to a good start. Yeah. That's a fast talk with Valerie. Okay, Val, seedless or Seed of Love? Seed of Love. Manghihiram o mangaagaw? Manghihiram. Magpapaganda o magmamaganda? Magmamaganda. Pretty or witty? Witty. Sweet girl, mean girl? Mean girl. Cold shower, warm shower? Cold. Long gown, night gown? Long gown. Bagay na kinaiinisan mo? Oh my gosh, Mike Tan. What makes you feel sexy? Sarili ko, pag sinasabi ko sa sarili ko, sexy ka. Kung may itatanim ka sa puso mo, ano ito? Seed of Love, pagmamahal. One thing you miss about hosting? Oh, I miss the energy. Yung mapapakita ko talaga sa mga tao, yung ako. Kung sino ako. Okay, one thing you miss about being single? Being single, pakikipag-date. Yung kilig ng umpisang, na nag-uumpisang nagde-date. Mahabang ligawan o mabilis ang ligawan? Shots! Hindi kasi ako naniniwala sa ligawan. So, wala! Payo mo kay Heather. Payo ko kay Heather. How do you pronounce? I'm sorry. Heather. Payo mo kay Heather. Heather, okay. Yes. Wag mong tutularan yung sinabi ko the question before. Walang ligaw. Your morning routine. Morning routine. Siyempre, magdadasal, mag-toothbrush, kakain mo ng breakfast. Your beauty secret. Beauty secret? Ano ba? Wash your face before sleeping. Biggest lesson in love. Biggest lesson in love. You have to know what you want and get it. Wow. Philippines or Guam? Oh my gosh, that's hard! Philippines, syempre. Sunrise, sunset? Sunset. Best mother or best wife? Oh, pwedeng both. Lights on or lights off? Dim light. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Advice to your teenage self. Advice to my teenage self. Siyempre, alam naman po natin na medyo hindi biro ang pinagdaanan ng teenage self ko. So, siguro ang ma-advise ko sa kanya is, girl, you got this. Kahit ano pang pagdaanan mo, as long as you have your family, you got this. Why the tears? I just feel like Tito Boy na teenager pa lang ako, ang dami ko ng pinagdaanan. And I had to mature right away na hindi ko na-enjoy yung pagiging teenager ko. I mean, I was able to, but I didn't fully enjoy yung pagiging teenager ko. And to be where I am right now, where I'm so happy with my life and I feel so content and I'm just so grateful. Oh, ito yung iyak ng nagpapasalamat. Yes. Tears of gratitude, ika nga. Ano ang advice mo sa teenage self mo? Don't take anything for granted. Oh. Parang huwag kang mabuhay ng parang iniisip mo, parang paycheck to paycheck lang naman lahat eh. Parang huwag mong tratuhin yung trabaho na andyan lang para pasahurin ka. Kailangan ng trabaho, tratuhin mong trabaho at mahalin mo yun. Did you do it? Did you have that attitude of paycheck to paycheck? Nung sa simula Because you ko, were, oh yeah, sa simula. I was young. Siyempre, ang daming dumarating na trabaho. Hindi ko talaga pinaghirapan yung trabaho ko. Kumbaga, hindi ako nag-workshop, hindi ko inalagaan yung career ko, hindi ko inalagaan yung
paano ako umarte, hindi ko inalam kung saan ba ako magaling. So hindi ko siya na-hone kaagad. So I think medyo naging late bloomer ako pagdating doon. Pero because of that, kaya ako nandito rin ngayon. Oo. So hindi ko siya tinatapon. Ganda, no? Yung the good and the bad. Yes. Hindi mo pwedeng bawasin yung bad. Kasi you got to where you are today. Katulad ng sinasabi mo, that I'm grateful, I'm happy. Where I am today is because of the good and the bad that I did. The wise... You learn from your mistakes. The wise and the dumb choices. Yes. Magkakasama lahat yun na nagdala sa atin dito. Sa serie, sa Seed of Love, there's a beautiful quote, I think that you say in the serie. That has something to do with marriage just being a contract, but a baby, it's for life. Maliman o tama, I don't know if I'm reading it correctly, na para bagang ang pag-aasawa kontrata lang yan, pero ang pagkakaroon ng anak panghabang buhay. Do you agree to that line or with that line? Hindi dito po eh. Kasi siguro bias ako kasi since I was 23, gusto ko na magpakasal. I really wanted to get married. So, at a young age. I'm sorry, bakit? I don't know. I think I'm so in love with the idea of being in love and having a kid at a very young age. Of course, you want someone to be there for your child, to being a single mom. Now, you want someone for your daughter, for my, ako, personally, for my daughter, I want her to have that father figure, that someone who will, you know, like, be a father to her. Kasi, wala yung tatay. Kung hihingi ka ng paumanhin kay Heather, ngayon, paano mo sasabihin sa kanya? Alam mo, easy talk lang ito. Ayoko na. Naalam kasi kung mabilis ka umiyak. Magsasorry ako kasi she's 18 now and may time na hinahanap niya yung tatay niya. So siguro ang isasorry ko is yung hindi ko nabigay sa kanya yung I don't know, yung normal na family na dapat. Tinatry ko so hard to be a mom and dad to her. So, actually, it pains me nung nalaman ko na hinahanap niya yung tatay niya kasi parang feeling ko hindi ako enough. Hindi ko nabigay yung lahat para hanapin pa niya yung tatay niya. But now I understand. I understand that, of course, it doesn't make her love me less just because she's looking for her father. You know, she just really wants to know where she came from, her roots. And her story. And her story. So now I understand that. So, ayun, siguro po magsasorry ako na, magsasorry na din po ako sa... Tata. I mean, sa anak ko, na ganun yung tatay niya. Because we tried reaching out. We tried. I tried telling him that our daughter is ready to meet you. She told me she's ready. But I didn't get a response, sadly. So... Nalaman mo kung bakit? Okay. Wala po kaming communication kasi since... And your daughter... knows this. Yes. Nag-reach out, pero hindi tayo sinagot. Pero it is what it is. Anak. Yes. And I always tell her, don't be mad at your dad because no matter what happens, balibalik ka rin mo mundo. Tatay mo yan. You have to respect. Diba? But, of course, hindi mawawala doon sa bata na nasaktan siya at na-disappoint siya. Of course. So, if may isa sorry ako, siguro yun. Yung hindi ko kasi wala akong control doon eh. On behalf of your father, I am sorry. Yes. Mahirap man sabihin. You know why you're also very emotional? Buntis ka kasi eh. Oo. No, totoo yun, di ba? Sabi nila, pag nagdadalang tao ka... Tsaka, when it comes to my child, iba yung ano ko. Iba talaga yung pakiramdam ko. Oo. Mike, in the serie, you say a very interesting line. Hindi ko option ang mamatay. Dahil meron akong asawa at anak na kailangang buhayin. Can you relate to that line?
Yes, Tito Boy. Kasi, alam mo yun, kapag may binubuhay ka na hindi na lang yung sarili mo. Nung single ka kasi, iniisip mo lang naman sarili mo eh. But this time, meron ka ng asawa, meron ka ng... Ako, may dalawa na akong anak. So, ang lagi mong iisipin, anong mangyayari dun sa mga may iwan mo kapag nawala ka? Siyempre, you have to prepare. Kailangan mong mag-prepare kung ano yung para sa kanila if ever na mawala ka. Pero ayokong isipin kasi na mawala ka eh. Gusto kong makita sila hanggang sa paglaki nila, hanggang sa mga makapag-asawa sila. Gusto kong makasama yung asawa ko hanggang sa pagtandaan namin, hanggang sa kami nalang dalawa at yung mga anak namin meron ng kanya-kanyang pamilya. Yun yung gusto kong makita. Kaya every time na iniisip ko yan, nakakatakot, nakakaba. Lahat gagawin natin para sa ating pamilya. Mm-hmm. My question is, meron ba tayong isang bagay, dalawang bagay na hindi gagawin para sa pamilya? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abundo. We're back at the show. Kasama pa rin po natin si Mike at si Valerie. Bago natin sagutin ang mga wild na katanungan, let's do Fast Talk, Mike. Okay? Okay po. Okay. Time begins now. Mike Tan, Mike Test. Mike Tan. Magpapa-cute, mananakot. Mananakot. Tahimik, madaldal. Tahimik. Kuripot, magastos. Kuripot. Street games, mobile games. Street games. Workout, eat out. Eat out. Maulan, maaraw. Maulan. Third child, girl or boy? Ayoko na. Pinakamagandang starstruck graduate? Megan Young. Pinakagwapong starstruck graduate? Baka ako. Kung makikipagpalit ka ng pagkatao, kanino? Brad Pitt. Bagay na itatabi mo? Pictures. Bagay na itatapon mo? Mga diapers. Bagay na ipagbibili mo? Mga hindi na ginagamit ng bata. Bagay na ipamimigay mo? Mga bagay na hindi rin na ginagamit ng bata. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Kapag tulog na yung mga bata, Tito Boy. 10 years from now, nasaan ka? Hopefully, andito pa rin ako. I just love doing this job. I just love acting. And hopefully, ang lagi ko na sinasabi, sana ang maging goal ko, maging Tito Eddie Garcia. Wow. Puntahan natin yung usaping lahat natin ibibigay sa pamilya. Mm-hmm. But can you think of some things that you wouldn't do, even for family? Wala akong maisip, Tito Boy. Parang lahat gagawin. Lahat talaga gagawin ko for my family. Kung patalunin man ako sa building. That was what I was gonna say. I'd even die for my family. Talagang yeah. Will you kill? Will you steal for family? No. I think doon sa aspeto na 'yan ang hindi. Mas takot na ako sa Diyos pagdating doon. Pero I will do everything na under ni God sa by his laws gagawin ko lahat para sa pamilya ko. Napaka-klaro nung hierarchy mo. Yeah, ganda. Yun yung umbrella of ano namin, family, or umbrella ni God. Ikaw, Val, may dadagdag ka ba? Ako, Tito Boy, biglang napaisip ako, papatay ba ako? Huwag na lang ako ba para sa pamilya? But kasi I really think that I'd do anything for my family. No. So, I think pag nandun na sa sitwasyon na yon, and if, like, given a choice, kung gagawin ko to or ikamamatay ng someone that I really love, I might do it. Oh, and I understand. There is a chance. Ako rin, I'm in that position. Hindi ko alam until I get there. Yes. Pero parang pagpamilya ng pinag-uusapan, parang hindi man maganda pakinggan, pero ang hirap bumalanse doon sa what is right and what is wrong. Right. Kasi ang iniisip mo yung kapakanan ng mahal mo. You're doing this for your family. You're not doing it for yourself. Mike, as a married man, Val, as a married girl, paano yung mga pagkakataon? This is not a perfect world. Mm-hmm. May mga umaali-aligid, gwapo ka, maganda ka. Temptations. Mm-hmm. Tumatakbo ba kayo palayo? Saan ba kayo? Pakanan? Pakaliwa? What do you do? In moments when, you know, nariyan ang mm-hmm. temptation. Ako, Tito Boy, lagi kong tinatawagan yung wife ko. Or bago ako umalis ng bahay, lagi kong sinasabi sa kanya, pag-pray mo ako. Kasi yung temptations nandiyan yan. At hindi mo alam kung kailan ka matitempt or kailan ka itetest ni God. What was the worst temptation na pinagdaanan mo? Wala naman. I think nakikita naman po nila sa akin or dun sa kung paano ako magtrabaho or paano ako kumilos na
medyo off limits. No, but with you kasi, you create your boundaries. Yes. Na hindi ka nakakabastos. Yes. Importante kasi yun eh. Yes. Val, ikaw? Ako, Tito Boy. Nako, ang hirap nga po sa amin ng asawa ko because long distance kami is from Guam. Uh-oh. Ako, mas based pa rin po ako dito. So, di talaga maiiwasan na merong temptations. Pero at the end of the day, kasi yung pagmamahal ko sa asawa ko and yung pagmamahal niya sa akin, nangingibabaw talaga. Kaya parang, shucks, hindi pwede yung ganun. Yung... Lord, wag! Hindi! Magtigilan! Charot! Pero yung ganun, yung para at the end of the day, nandun, kasi nga po, ang tagal ko nang gusto ikasal, di ba? Right. So, right. I've been praying for a happy and successful marriage, a happy family, and, you know, I don't want to do anything to ruin that. Right. So, ano ako, no sa temptations. Actually, yun yung sinasabi ko na, ano, mukha lang akong wild girl, pero good girl ako talaga. Kasi, yeah. No, I mean, I like what you said. I mean, you know, gusto ko ng atensyon, pero it's not tantamount to saying na, you know, I'm wild and, you know, etc. You know yourself. You're both psychology majors. Pag-usapan natin yung mga red flags sa isang relasyon. Kasi may mga naririnig tayong kwento, hindi ko alam, may problema na pala kami. Hindi ko alam, he was about to go. Ano ang mga red flags? What are the signs? In terms of, halimbawa, body language, speech, attitude, bilang tulong lamang sa ibang tao, ano yung babantayan mo na pag ganito, medyo, you know, you have to work harder at a relationship? Ako kapag... I'm right, no? You're both psychology majors. Yes, po. Sa akin, Tito Boy, siguro ang bibigay ko lang din na advice sa mga anak ko, once na nasaktan ka, I mean, nasaktan ka physically at namura ka, that's a no-no. No na yun. Marami pang ibang lalaki dyan na mas magmamahal sa'yo, pero kapag nasaktan ka at namura ka, uulit-ulit lang yung pattern na yun. Hindi yun magbabago. Dad, mahal na mahal ko, kaya kong tiisin. Dad, baka naman once lang yun. At saka baka naman magbago. Yan po yung usual na misconception ng mga bulag sa pag-ibig. O bulag ako sa pag-ibig, Dad, but I love him. If you really love him, then do it. Because sa akin naman... You know what I'm saying? Yeah, Mike, I get that, Tito Boy. Kung... Kasi dun sa sitwasyon na yon, ang magagawa mo na lang para sa anak mo, magbigay ng advice. Oo. And support. And support. Lalo na kung kasal na sila. Kasi kapag kasal na sila, wala ka na dun eh. May sarili na siyang family. Oo. So, mag-a-advise ka lang, oo, andun ako bilang tatay na magagalit dun sa gumagawa nun. But at the end of the day, labas na ako dun. You can't do anything about it, actually. Mm-hmm. Yes, Tito Boy. Kasi, dumaan din naman tayo diyan sa pagkabata. Ako personally po, hindi ako nakinig sa mga magulang ko, and I've learned the hard way. So, you know, hindi ko masisisi kung merong mga ganun na blinded by love. But ako kasi naniniwala ako na pag na-feel mo, halimbawa na nang bababae, or like... Feelings lang yun, ha? Yes, na-feel mo. That's a gut feel. Gut feel. Okay. Parang feeling ko, ano, kailangan mong bantayan lalo na parang may nakita kang isang sign na kunwari, pag dumadating ako, parang natatago ng phone. And then, Isang sign yun? Isang sign yun, Tito Boy. Okay, pagka, phone. Alright. Yeah, like parang bigla, natatik, oh yes! Eh, parang, right. Abrupt, ano meron? Biglang tinago. Yeah, parang biglang tinago. Ganyan. Okay. So, after nun, maghahanap ka na ng ibang signs, biglang, Ano pa yung mga signs? Ano mo na ba na parang lagi bang mainit ulo niya sa'yo? Ayaw ka na ba niyan laging nakakasama? Lagi ba siyang may excuse na, matagal pa dito sa work, ganyan, parang wala na siyang time sa'yo. Okay. Yun. Parang mag-a-add up na yun lahat, tas ma-feel mo talaga na shock. Something is very wrong. So what should you do? Do you confront? Do you talk to him or her? Ako, sa una, mag-o-observe lang muna ako, Tito Boy. Tapos pagka nag-gather ko na talagang ang mga babae, kasi parang FBI. Totoo yan, may kakaiba silang instinct. Magaling mag-imbestiga. So, pag may enough evidence na ako, I think I'll confront.
can we still work this out? Or hindi na? Kasi ako, Tito Boy, I believe at this point in my life, life is too short to be toxic. Ayoko ng toxic. So kung ayaw mo na, let's talk about it. Okay, ayaw mo na. Takes a lot of courage. Takes a lot of wow. Kasi at maraming salamat. Kayo'y mangumbida na para suportahan ang The Seed of Love, Valerie. Ayan po. Sana po patuloy niyo po kami suportahan at panoorin The Seed of Love tuwing hapon po sa GMA Afternoon Prime pagkatapos ng Arabella bago mag-fast talk. Maraming salamat. Ako po ay iniimbitahan din kayo ulit na sana po patuloy niyong subaybayan ng The Seed of Love pagkatapos po yan ng Arabella bago ang fast talk. Sana po panoorin niyo, kasama po namin dyan syempre si Glyza De Castro directed by Ricky Davao. Maraming salamat. Thank you. And flowers for Valerie. Thank you, Tito Boy. Auntie Mike daw ay cash. Wow! Oy, thank you. Para sa mga bata. From ID. Maraming salamat. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Suportahan po natin ang Seed of Love, Valerie, at saka si Mike, at lahat ng kanilang mga kasamahan. Stay kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag, say thank you. Let's talk again and again. Goodbye for now. God bless.